define disrespecting the authority? By saying resign? Disrespecting the authority by saying meron kang nakuhang impormasyon na gusto kang ipadukot? I don't think that's disrespecting the authority. Kalayaan mo 'yun eh. Sabi ko nga, kung meron na siyang warrant, ibang usapan na 'yon. From the court, kung may warrant na siya from the court at ulitin natin kasi may mga tatanga-tanga talaga, medyo mahina isip eh. From the court of the Philippines. Okay? Kung may warrant na siya doon, tapos tinakbuhan niya, yon, pwede mo nang sabihing disrespecting the authority. Tama, mali. Oh. At the right time. Sa March 5 ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy. Pansin mo, boss, puro malusog lahat ng galamay ni Romualdo. Oo, oo. Ang sarap na mamahalin yung mga pagkain doon sa ano niya eh. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga patay gutom na congressman diyan na kumakain diyan sa loob ng opisina ni Romualdez. Meron diyan eh yung parang ano, naka-buffet sila diyan. Oh, sabi nito, disrespecting the authority means he is not complying with the Senate hearing. Yan nga yung questionable. Ang tanong, may subpoena na po ba na siyang natatanggap? Wala pa as of today. As of today, wala pa yung subpoena. Pinatatawag lang siya, pero wala pa yung warrant or subpoena. So, hindi ho masasabing disrespecting the authority. Kung meron na, ibang usapan na yon. Kung meron na, okay? Eh wala. Pinasubpina na siya roon at kung hindi pa rin siya dadalo, ipaaresto na raw siya ng chairperson ng komite na si Senadora Risa Hontiveros. Nakahanda naman daw ang PNP na tulungan ang Senado. Hayaan po natin yung proseso na gumulong at kung dakating po yung pagkakataon na hihingi. Ayan o, eto tama yung sagot nila eh. Alam mo, sa ibang news channel, except sa TV5 at saka sa GMA, it's really obvious yung kanilang title. Eh. Sa UNTV, ang ganda nung title. Anong tungkol dito sa sinabi ni spokesperson ng PNP? Ang sabi dun sa title, hindi makikialam ang PNP. They will remain non-partisan. Ang ganda nung title. Dito, iba. Iba title. Which is totoo. Sabi naman niya, as of now, since wala pa, wala tayong magagawa. They follow the law. In other words, they execute the law. Wala pang batas ngayon na pinapa-aresto si Kibuloy. You understand? So there is no disrespecting since wala pa namang kautusan. Pag may utos na yan, ibang usapan na yan. Yun po yung assistance po ng PNP, then the PNP will and ready to provide one. Oh. So ngayon, wala pa naman. Pero pagka nagkaroon daw, they are ready to follow and provide assistance from the PNP. But as of now, kasi it's all talkish eh. Puro daldal eh. Nakesyo ganito, papawar. Asan na nga? Where? Ilabas yung pag lumabas, ayan. Mag-iiba na kwento. Nanatili namang tikom ang bibig ng mga Duterte sa mga sinabi ni Kibuloy. Matatanda ang iniuugnay sa pastor sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Saan ba manggagaling ang warrant of arrest? Pwedeng sa Senate. Although, kaya nga kanina sinasabi kong paulit-ulit, they can question it sa court. Kasi nga, dahil nga sa separation of power of the judiciary and legislative, pwedeng gumawa ito ng batas at ipatupad sa executive. Pwede siyang gumanon. Usap. Ngayon, anong habol mo? Ikaw bilang ordinary citizen, pwede ka ngayon humingi ng tulong sa korte. And remember, the Supreme Court is the supreme. Na you understand? Sila ho ang may final decision sa lahat ng batas sa Pilipinas. Supreme Court. Kaya nga ho sila tinawag na supreme. Diba?
sila ho ang kataas-taasang korte. So pwede hong tumakbo at sabihin, sandali, that's an illegal. Ngayon, magdidesisyon ng korte. Yun, no, ang or kung merong nagsampa ng kaso at nakakuha ng probable cause, pwede na ngayon mag-issue ang warrant ang korte. Kaya lang as of now nga, wala pa po. Yun ang malinaw dyan. So wala pa po yun. Okay? Na tumanggap daw noon ng mga baril kay Kibuloy. Ipinagtanggol naman siya ng isang kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Salvador Panelo na meron ding programa sa media network ni Kibuloy. They're just conspiring against him and he feels that way. That's why he has to go public and express his feelings about it. May payo rin si Panelo sa Pangulo at sa First Lady. They should respond because the people have the right to know where. Black G Boss, but is the Senate as a part to contempt hindi nag-attend? Tama. Wala po ba tayong karapatang tumanggi? Meron tayong karapatan kung magtatakbo tayo sa korte. Okay? Pag kaya nga ang problema nga paulit-ulit ko sinasabi, until hindi magkaroon ng decision ng court para sabihin na illegal yang ganyan o ganito, kasi as of now, it's a law to them. Pag hiningi nila ang tulong ng ano, kasi batas yan ngayon. Unless magkakaroon ng question. So ngayon, wala talagang choice si Kibuloy. Pag nag-issue ng warrant ang itong Senate, kailangan niya sumipot. Kung hindi man siya sumipot, feeling ko ganun ang gagawin ng abogado niya. Tatakbo sa korte para sabihin na illegal yung klaseng ganyan. Sana nga, ganun. The accusations are true or not. Wala pa namang pahayag ang palasyo kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. O yun, ha? So, ito. Ito, pag-usapan lang natin itong lipat. Alam mo, sa totoo lang, ako nga, noong una, di ba nakikita natin na diversion itong kay Kibuloy? Kaya noong una, parang ayoko ipag-usapan yung kay Kibuloy. Focus tayo doon sa ano, kumakawala yung ano eh. Yung humahakbang itong mga hindot na mga congressman natin sa issue. Kaya lang, siyempre, sige na, kailangan natin discuss yan. Baka sabihin na naman nila, o ba't di mo mayan si Kibuloy? Diba? Kaya kailangan natin mag-ano eh. Oh. So ngayon, pag-usapan natin itong ano, itong ibalik muna natin sa issue dito sa sa pag-amyenda. Sa gitna ng upugan ng Kamara at Senado, muling inihayag ng Pangulo na Senado ang mangunguna sa pag-amyenda ng Konstitusyon. Ang Kamara naman umaasa sa mabilis na pag-aproba ng Sabi ni Poms Cute, napaka-unfair pala ng Senate so lahat ng gusto nila, iyan na ang sinasabi ko eh. Kaya ganyan naman na ginawa kay Bantag at saka kay ano eh. Tandaan ninyo, kay Bantag at kay Tebes, iyan ang ginawa nila eh. Diba? Tapos meron pa nga ako napanood, I think it was in ABS-CBN News, ayaw pumayag ni Risa Ontiveros na via Zoom si Kibuloy. Kasi nga, if there's danger, ayaw pa yun din yun eh. Yun din yung pinaglalaban ni Tebes noon. There was danger, bakit hindi na lang mag-Zoom? Eh eto nga si Kibuloy, hindi pa nagsasabi ng Zoom. Humihindi na kagad si Ontiveros. Doon ka magtataka. Yung mga iba na pina-testify niya at kini-question niya na hindi sumipot pero pinayagan niya mag-Zoom. Ito yung mga akusado rin ha. These are akusado na mga pagtungkol po doon sa isang issue na tinatalakay po sa Senado. Akusado po ito. And yet naka-Zoom siya. Kasi nga hindi daw makapunta. Hindi nga ang reason is ano eh, fear of her life, babae 'yun eh. Ang reason lang kasi parang wala atang pamasahe. Something like that. So, ang punto ko diyan, kung pinayagan mo 'yun,
Eh kung pera pala, eh, di sana pinasapin, pinamasayan mo na, dami-dami yung pera dyan. Pero pinayagan nyo eh. Bakit si Tevez, bakit si Kibuloy, hindi nyo pinayagan? Kasi gusto ninyong mapahiya sa Senado. Tapos pagka hindi umagree, eh ipapahiya nyo, di ba? Wawa sa akin nyo. Sabi nga ni Duque, wawarakin nyo. Alam mo kung sino lang ang talagang astig dyan na humarap sa Senado kahit alam niyang wawarakin siya? Hulaan niyo kung sino. Yung astig lang dyan. Oh. Si ano, actually dalawa lang ang talagang astig na nakita kong humarap sa Senado eh. Si, una si, hindi si Digong, si ano, si Pulong. Di ba? Mantakin mo, nandun si Trillanes. Tangin, naharap talaga siya eh. Ano, tinitigan niya ng, yung ano ni Trillanes, bagsak yung bahag ni napunta dito yung ano eh. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? O ano si Pulong, umarap. Oh. Sino pa? Si Ben Tulpo. Noon din panahon na may issue. Tapos kino-order siya, hinarap niya. Naalala niyo 'yon? Oh. Yan, si Robin ba? Marap. Hindi ko sure yun. Hindi ko napanood yun. Sorry. Hindi ko napanood yun. Oh. Diba? Linden, marami sa lang. Hindi, yung kay Atong Ang, iba naman yun eh. Hindi naman siya akusado at that time. Tinatanong lang siya. Hindi siya ina-accuse ng senator. Eh, yung kay Pulong, talagang ina-accuse siya ni Trillanes. Diba? Oh. Si Ben Tulpo naman nun, ina-accuse siya. Sino man nag-accuse sa kanya nun? Nakalimutan ko na eh, tungkol dun sa ano yun eh, sa... Nakalimutan ko na kung sino yun. Oh, yun, di ba? Oh, tuloy natin.